Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Mananatili sa Alert Level 1 ang Metro Manila mula November 1 hanggang November 15, habang nasa Alert Level 2 naman ang 32 pang lugar sa bansa, ayon sa Department of Health. Hinimok ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere ang local governments na paigtingin ang pagpapatupad ng mga polisiya kontra COVID-19 sa kabila ng mas maluwag na restrictions. Ayon kay Vergere, bumubuti ang healthcare utilization rate at mababa ang admission trends o bilang ng naospital, ngunit hindi pa tapos ang laban sa pandemya. Naglinaw ang Philippine Navy na hindi na napapakinabangan ang tatlo nilang barko na nakitang nakalubog sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Paeng. Sa isang statement, sinabi ni Navy Spokesperson Commander Benjo Negrenza na 2019 pa ay decommissioned na ang tatlong barko at hindi na napapakinabangan. Kinabibilangan ito ng BRP Raja Humabon, BRP Sultan Kudarat at ang BRP Cebu na nakadaong sa kanilang graveyard dock sa Sangli Point, Cavite at sumasa ilalim sa disposal process. Dinaan sa biro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang alegasyon na siya ay nasa Japan habang binabayo ng mga pag-ulan ng malaking bahagi ng bansa dahil sa Bagyong Paeng. Pagkatapos ng kanyang press briefing kasabay ng pagbisita sa Noveleta, Cavite, isa sa matinding na pinsala ng bagyo, nagbiro ang presidente na welcome to Hokkaido. Nauna nang itinanggi ng Malacanang ang ulat na nasa Japan ng presidente matapos kumalat na naman sa social media ang hashtag na nasaan ang Pangulo sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Paeng. Pero sa isang restaurant sa Lawag, Ilocos Norte, ibinahagi nito ang isang larawan kasama si Pangulong Marcos at anak nitong si Vinnie at Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotok kuha noong Linggo, October 30. Para sa Kidlat News Update, Renzo Linon, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Music